Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone! Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Arizona, USA. Isang misis ang kinasuhan ng attempted murder matapos tinangkang gasunin ang kanyang sariling asawa. Nakunan po sa CCTV ang paglalagay umano niya ng lason sa kape na iniinom ng kanyang asawa tuwing umaga sa loob ng ilang buwan. Ang misis na kinasuhan ay isa pong Pinay at asawa ng isang military man sa Amerika. Paalala lang po, ang kwento na ito ay wala pa pong final na hatol. Pero ating panoorin ang mga kuha ng CCTV na sinasabing ebidensya laban sa Pilipina. Ang Pinay ay kinilalang si Melody Feliciano Johnson, 39 years old na mula sa Pilipinas. Si Melody Feliciano ay nakatira sa Arizona at siya ay may asawa na si Robbie Johnson na nagtatrabaho sa Air Force. Pero ang totoong pangalan po ni Robbie at larawan ay hindi na po inilabas sa media. Si Melody at Robbie ay may isang anak. Ayon po sa mga balita, nasa kaligatnaan na ng divorce ang mag-asawa. Sinasabi na hiwalay na din po ang kwarto ni na Melody at Robbie, pero kasalukuyan po sila noon na nagsasama sa iisang bahay. Nag-umpisa ang lahat ng March 2023 nang makauwi si Robbie galing sa Germany kung saan siya nakadestino. Ayon po sa mga court documents, napansin ni Robbie na ang kanyang kaping iniinom tuwing umaga ay may kakaibang pangit na lasa. Pero patuloy pa din niyang ininom ang kape hanggang sa sumunod na 3 linggo. Pero sa pagtataka ni Robbie, habang dumadaan ang mga araw, may kakaiba talagang lasa ang kanyang kape. At dahil nga siya ay naghihinala, nagdesisyon siyang bumili ng mga chemical testing kit at ginamit ito sa kape na kanyang iniinom. Ang pool testing strips po ay ginagamit para ma-check ang tamang level ng chlorine ng isang swimming pool. At bumili nga si Robbie nito para gamitin sa kanyang kape. Wala pa pong nababanggit sa mga news article kung bakit nagduda si Robbie. Pero marahil siya ay na-ospital o nagkasakit habang nasa Germany at napagtanto niya na siya ay nilalason. Sa maraming videos na kinunan ni Robbie, paulit-ulit niyang tines ang kanyang kape gamit nga ang mga chemical strips. At kada test niya ay nagpapakita ito ng resulta ng mataas na level na chemical na nakakalason at laman nga ito ng kanyang kape. Chinek ni Robbie ang tubig mula sa gripo gamit ang chemical strip. Normal naman ang resulta. Pagkatapos ay nilagay niya ang tubig sa coffee maker at sinubukan niyang i-check ang kanyang kape. Lumabas ang kulay purple o ibig sabihin po ay mataas ang chemical level ng lason sa kape. Laking gulat ni Robbie bakit nagkaroon ng chemical ang kanyang kape. Dahil dito nagsuspecha si Robbie na may naglalason nga sa kanya at inilalagay ito sa kanyang kapeng iniinom.
Para makasigurado, nag-set up po ng maraming hidden camera si Robbie sa kanilang bahay noong May 2023. Matapos ang ilang araw, nakita ng kanyang hidden camera na may inilagay ang kanyang asawang si Melody sa kanyang kape. I caught her on video. So let's test this water. It's gonna be purple. Sa video, sinabi ni Robbie na nang gabi ding iyon ay nahuli niya nga ang kanyang asawang si Melody sa mga hidden camera na may inilalagay ito sa kanyang coffee maker. Si Robbie po ang gumagawa ng kanyang sariling kape tuwing gabi para kinaumagahan ay ipapainit na lang niya ito. Makikita nga sa video na parang chinecheck pa ni Melody kung nagtimpla ng kape si Robbie bago ilagay ang kemikal. Kaya naman nang gabi ding iyon ay chinek muli ni Robbie ang kanyang coffee maker gamit ang chemical strips na kanyang binili. Sinabi din ni Robbie sa video na ititest natin ito at dapat magiging color purple ang kulay kapag may kakaibang kemikal. At naging purple nga ang papel. Ayon po sa mga court documents, hindi na ininumpa ni Robbie ang kape pero nagkunwari pa rin siyang iniinom niya ito. Hindi siya agad nag-file ng police report na mga araw na iyon dahil papaalis siya papuntang Germany. June 28, 2023, nakabalik na si Robbie sa US at dinagdagan niya ng mga hidden camera ang kanilang bahay. July 5, 2023, na-record ng camera uli si Melody na naglalangkad papunta sa coffee maker at may ibinuhas dito. Sa isang video, 15 minutes ang nakakaraan ay napansin ni Robbie na pumunta ang kanyang asawa sa coffee maker habang siya ay nagtatrabaho. Pagkatapos ay lumapit si Melody sa coffee maker at may kinuha sa cabinet at may binuhos sa kanyang kape. Kaya naman, kumuha ulit ng tubig si Robbie sa gripo at inilagay ang chemical strip. Okay naman ang resulta. Pero nang inilagay na ni Robbie ang tubig sa coffee maker at inilagay niya ang chemical strip, ay lumabas na naman ang kulay purple. Dagdag pa ni Robbie, may iba siyang naamoy sa coffee maker. Matapang na amoy tulad ng mga kemikal. At nang ipaling nga ni Robbie ang kamera sa loob ng coffee maker, mabula ito at nang hawakan niya ay madulas na parang may sabon ang tekstura ng tubig. Guarantee it's slick. Bandang June, na-station ang mag-asawa sa Arizona at nang puntong iyon ay dinagdagan ni Robbie ang mga CCTV camera at kitang-kita nga si Melody na may nilalagay na naman siya sa kape ng asawa. Palingali nga pa ito na parang nagmamatsyag. Kaya, bandang July 6, 2023 ay nagpunta sa Tucson Police Station si Robbie at nag-file ng report sa mga pulis. Sinabi niya sa mga pulis na ang kanyang asawang si Melody ay nilalason siya.
Agad na ipinakita ni Robbie ang mga nakuha niyang video sa mga pulis. Pero base sa mga video na ipinakita ni Robbie, hindi po malinaw kung chemical nga ba ang inilalagay ni Melody sa kape ni Robbie. Dahil dito, hindi nasundan ng investigasyon ang reklamo ni Robbie. Matapos na mga araw na iyon, ay bumili si Robbie ng mas maraming kamera at nilagay sa kanyang bahay. Kunwari, ang mga kamera ay mga fire alarms. Nag-setup siya ng mga kamera sa iba't ibang parte ng kanilang bahay. Sa ibabaw ng coffee machine, sa laundry room at labahan. At pagka-uwi nga ni Robbie ay ginamit niya uli ang kanyang testing kit. Nang umaga, ay chinek muli ni Robbie ang coffee maker. Normal naman ang lumalabas na resulta. Nilinis pa nga ni Robbie ang coffee maker bago gumawa ng kape doon at umalis para sa trabaho. Pag-uwi niya ng gabi, iba na naman ang amoy ng kanyang coffee maker kaya muli niyang chinek ito. Kumuha siya ng tubig mula sa gripo at normal ang lumabas sa chemical ship. Nilagay niya muli ang tubig sa coffee maker, tines ito gamit ang chemical ship at lumabas na naman ang kulay purple bilang resulta. This guaranteed you're gonna see purple. Boom. Nakunan nga si Melody ng maraming video na may kakaiba nga siyang ginagawa sa kape. July 18, 2023, nakunan ng hidden camera si Melody na kumuha ng isang chemical at inilagay sa isang container. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa coffee maker at saka may ibinuhos doon. Tumingin pa nga sa paligid si Melody habang may ibinubuhos sa coffee maker. Ilang beses pa nga pinakita ni Robbie ang pag-check niya sa tubig mula sa gripo na normal ang resulta. Pero kapag inilagay niya ito sa coffee maker, lumalabas ang kulay purple na ibig sabihin ay may chemical ang tubig na iyon. Sa isang video naman, ipinakita ni Robbie na kahit nilinis na niya ang coffee maker, ay madulas pa din daw ito at malakas ang amoy ng chemical. May video din po na ipinakita si Robbie na kapag nilalagyan niya ng tubig ang coffee maker, ay sobrang mabula ito. 7 beses na iyon nilinis pero mabula pa din. Kakaiba ito para kay Robbie kasi normal na tubig lang ito at bakit nga ito bumubula? Matapos mangolekta ng mga video si Robbie ay nagpunta siya sa police station at ipinakita ang mga nakuha niyang videos. Sa video po malinaw na chemical nga ang inilalagay ni Melody sa kape. Sinabi din ni Robbie sa mga pulis na siya lang ang umiinom ng kape na iyon kaya sigurado siyang nilalason siya ng kanyang asawang si Melody. Dahil dito, July 18, 2023 ay pumunta ang mga pulis sa bahay ni Robbie at Melody. Dala ang isang search warrant, hinalughog ng mga pulis ang bahay ng mag-asawa. At nang i-check nga ang coffee maker, may amoy nga itong chemical. Isang container naman ang nakita sa kwarto ni Melody at laman ito ng katulad ng amoy ng chemical na nakita sa coffee maker. Magkaiba po ang kwarto at banyo ni na Melody at Robbie. Dito na inaresto ng mga pulis si Melody. Kinasuhan ng attempted murder ito at ikinulong. Naghain naman ng not guilty plea si Melody para sa kasong isinampa sa kanya. Agad ding humiling si Melody ng karapatan niya para sa isang abogado
kaya hindi na siya na-question pa ng mga pulis. Si Melody ay nakakulong po sa Pima County Jail at nag-set ng piyansa ang korte ng $250,000 o migit kumulang 13 million pesos. Ganun po kataas ang sinet na piyansa kay Melody dahil nag-aalala ang mga prosecutor na baka tumaka si Melody at bumalik sa Pilipinas kung saan nga kamakailan lamang ay bumili siya ng bahay. Para naman kay Robbie, iniisip niyang sinubukan siyang lasunin at patayin ni Melody para makakuha ng mga financial na benepisyo. Si Melody ay pinaniniwalaan na makikinabang ng malaking pera kung sakali na mamatay ang kanyang asawa. Tumanggi po si Melody na magbigay pa ng anumang pahayag mula sa kulungan. At tanging sinabi lang niya sa trial ay siya ay na-sexually assault ni Robbie nang sila po ay nakatira pa sa Germany noon. Base po sa mga balita, nitong September 2023 ay nadagdagan ang mga kaso ni Melody ng domestic violence, attempted first degree homicide, attempted aggravated assault, at adding poison to food or drink. Pero magpahanggang ngayon ay wala pa pong bagong update sa kaso ni Melody at Robbie. Abangan po natin ang susunod na update sa kasong ito. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw.